what about that message that said thanks for tonight? Hun, it's not what you think. Look, maybe it's the time when I stayed behind para i-explain ko sa kanya yung existing marketing strategies ng Senadosa. And it was after work hours, kaya I suggested na pag-usapan namin yun over coffee. So yun lang talaga yun? Hun, I promise. Yes. Listen, Gabriel. I know na hindi ko dapat pakialaman yung mga personal mong gamit. Pero when I was looking, may nakita akong heart locket. Kalahati lang siya, so I'm assuming na yung kalahati na kay Meredith. Ito ba? Hun, look at it. Sobrang luma na. I've had this since my childhood. Okay? Parang siyang lucky charm ko. Hun, believe me. Bakit ako titingin sa iba? I'm happy and content with you and with hope. Dapat alam mo yun. I love you. Okay? Boss, di ka ba natatakot? Dami nang nadami na tao sa away ni Elise Gabriel. Pati yung innocenting si Meredith. Sa tingin mo ba, hindi ko alam ang lahat ng yan? Of course, I knew the risks. Para saan? Para makuha mo yung Gabriel na yan? Hindi ko gusto ang tono ng pananalita mo, ha? Nag-aalala lang naman ako. Hindi na parte ng trabaho mo ang mag-alala ka. Ha? Alam mo kung anong trabaho mo sa akin? Ipag-drive ako. Ipaghain ako ng makakain ko. Ayusin lahat ng gusot na mga plano ko. At gawin lahat ng ipag-uutos ko sa'yo. Yun ang trabaho mo. Marissa! Sorry, boss. Gusto ko lang. Marissa! Bakit kaya ka magsalita na? Sumusobra ka na! Pasensya ka na sa anak ko, ha? Pasensya ka na. Mali ang ginagawa niya sa'yo. Wala ako yun. Ha? Sanayin ako ko dyan kay boss. Masungit ko talaga siya, pero mabait ko yung anak niyo. Pero, ano ba ang kinagagalit? Eh, nasabi lang ako hindi niya na gusto. Bakit hindi mo pinapaliwanag ang sarili mo? Kausapin mo siya. Sabihin mo sa kanya kung ano yung nararamdaman mo. Lalo pat mali na siya, anak. Nung bagong kilala ko lang ako siya sa trabaho, lagi ko niya ako sinasalo sa mga kapalpakan ko. Kahit napapagalitan ako siya ng amo namin. Kaya, laki ko talaga utang na loob sa anak niya. Utang ko sa iyong buhay ko, boss. Saan mo dyan? Nag-iintay si boss. Anak, kailangan na ulit mag-dialysis ng mama. Kailangan nating magbayad ulit ng malaki-laki. Ano ka ba yan? Malapit na po. Isa mo? Sir, bukas na po. Boss, bukas na raw po.
na nagnakaw ka. At alam ko rin eksakto kung magkano ninakaw ko. Tarantado! Cesar! Wag! Wag! Kapag ubago mo rito, nangingialam ka, huwag mong sabihin paborito ka ni Madam. Alas! Hindi! Ako nang bahala dito! Ako nang bahala dito! Hukom ng utos sa kanya. Marissa! Hindi mo kailangan ipagtanggol yan! Kinago ko niyan! Alam ko ang code sa private safety niyo, Madam. Pinagmamasdan ko kayo sa tuwing pumapasok kayo ng opisina. Kailangan ko kasi talaga ng pera. Hindi ko alam kung saan mo ako kukuha, Madam. Kaya inutusan ko siya dahil ayoko kong sumabi. Madam, ako ho yung parusahanin. Huwag ko siya. Kahit ano ho, gagawin ko para sa inyo. Tatanggapin ko kahit na ano para sa inyo. Huwag lang ho siya. Bueno. Pagsilbihan mo, I want your loyalty. And when I say I want your loyalty, I mean it. You serve me, worship me, and kill for me. Till the day you die. Alam mo kung anong trabaho mo sa akin? Ipag-drive ako. Ipaghain ako ng makakain ko. Ayusin lahat ng gusot na mga plano. Kaya kong mamatay at pumatay para sa'yo. Kahit ilang beses mo pa akong talakan at sumitan. Hello, Elise. Hi. Gabriel is leaving the office already. It's only 4 p.m. and I find it very unusual. May lakad ba kayo tonight? Hi. Gabriel is leaving the office already. It's only 4 p.m. and I find it very unusual. May lakad ba kayo tonight? Hello, Pinky. Is Meredith still in the office? Okay, good. Sundan mo. I'll be there in a few. Yes, Dad. Nakalabas na ako ng airport. Don't worry about me. Dadalawin naman kita. Ayoko lang talagang umuwi kasi alam ko na may mga matang nakatingin sa akin. Anyway, I'll see you soon, okay? Bye!
Gabriel! It's so nice to see you. How are you? I'm good. Si General, tumawag sa akin. Ah, si Dad talaga. Nakausap ko na siya. You know, Elise is very happy that you agreed to stay sa amin. Yeah, alam mo, thank you, ha? Ayoko talagang umuwi sa amin, eh. Alam mo naman si Dad. Kahit matagal na yung retired general, he still runs the household like a military man. Anyway, enough about me. How are you doing? I'm good. I'm busy running Elise's company. Medyo nakakapagod, pero it's fulfilling. Ma'am Elise, oh my God. Nandito nga ngayon si Meredith. And it looks like she's waiting for someone. The audacity. Did I ever do to you? Binalaan na kita, di ba? Pero ayaw mong makinig. It's as if you want all hell to break loose. Wait. Did you actually think na makikita kami ni Gabriel dito? You're pathetic. And even if I'm attracted to your husband, hanggang dun lang yun. Eh, kamusta naman kayo ni Elise, you know, with her baby and all. So, guys, get what? Come on! How is it like, you know, sleeping with just one girl for the rest of your life? Isn't it so much fun when, you know, you're still fooling around? Ano ba? Ikaw naman! Hindi ka naman mabiro! You should have seen the look on your face. Anyway, hindi man ako na-inform na sobrang wholesome mo na pala ngayon. Wala kaming affair. Pero kung ganyan ka lagi ka toxic, huwag kang magtaka na eventually baka maghanap na ng iba yung asawa mo. You are fired from my company. Sige. Subukan mo. Wala akong nilabag na batas. And I'm not having an affair with your husband, kaya you have no grounds to dismiss me. At huwag mo ko tinatakot-takot dyan just because you're the owner of the company? Bitch, umamin din na may gusto pala siya kay Sir. Buti na lang mawawala na siya sa company. Wala na kayong dapat ipaglalaki, Sir Gabriel. Pero palaban ang babaeng yon, Pinky. I'm sure hindi niya titigilan si Gabriel. Bakit naman? The way I see it, mukhang loyal naman si Sir Gabriel. Sadyang malandilan talaga yung babaeng yon. That is why you need to find proof that she is flirting with Gabriel. Because I need to be able to dismiss her on the grounds of immorality.